Hi! Maraming salamat po sa pagbisita ng aking channel. Ang topic po natin today ay tungkol sa Dragon for 2022. Pero bago po tayo magsimula, no, gusto ko pong mag-subscribe po kayo at click nyo po ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga future videos ko. Next naman po, pwede nyo po ako i-follow sa aking Instagram account. Andito po sa screen. Meron din po tayong free ebook na pwede nyo po i-download tapos i-share sa mga friends and family. Tungkol po ito sa 2022, tungkol sa 12 animals at saka ang feng shui natin. So, i-download nyo lang po ito para pwede nyo po i-share. Next po, meron po akong webinar happening this December 2021. Ito po ay tungkol sa BaZi, feng shui, and Himendunja na pwede po makatulong sa inyo para makapag-prepare tayo at maging mag-thrive, no? Maging prosperous ang ating 2022. Ano mga pwede natin gawin para maging yes, prosperous ang 2022. Meron din po itong topic, no? Period 9 compliant para sa inyong space at para po sa inyong BaZi chart. Alright, so again, going back to our main topic, which is the Dragon for 2022, tandaan po natin, no? Apat po ang animals natin, hindi lang po isa, hindi lang po yung year. Ang year po represents your friends, your relatives, yung inyong client. Ang hour represents yung pera nyo, finances nyo, at saka yung mentor. And then the day represents you, yung inyong asawa, even yung bahay nyo, at yung kalusugan nyo. Ang hour represents naman po ang children natin, investment, and even pag-iisip. Okay, so para makuha po natin yung much more information na pwede natin gamitin sa pag-prepare ng 2022, i-plot lang po natin ang ating chart sa calculator. Alright, so ang auxiliary stars po ng dragon natin is leopard tail, separating S, sky cry, funeral door, at saka earth funeral. So, ano yung mga ibig sabihin itong mga to? Ang leopard tail, ito po ay tungkol sa kung hindi po tayo mag-iingat at hindi po tayo nagsiset ng plans at saka mga backup plans, pwede po tayo mabigyan ng mga obstacles sa 2022. Okay? Ang next naman po, ang separating edge, kung hindi po tayo mag-iingat sa mga sasabihin, sa mga galaw natin, pwede po ito magdala ng lawsuit, no? Or at the same time, pwede mapilitan tayo ma-relocate, lumipas sa ibang lugar within 2022. Kung matagal nyo na pong balak umalis, no, sa kung saan mun tayo, then basically itong separating edge is a good thing. However, may mga may kalakit po na obstacle po ito, no? Again, ang mga obstacle po natin, pwede natin maiwasan ito by setting backup plans. Okay? So, kung meron tayong mga projects, meron tayong mga naiisip na gusto natin gawin, gawa po tayo ng backup plan para kung sakali man dumating ang obstacle, kaya natin mag-maneuver through. Hindi tayo mahirapan. Okay? Next naman po si Sky Cry. Sky Cry naman is all about emotions. Ito po ay pakiramdam natin, pati yung mga trivial matters, yung mga maliliit na bagay, iniiyakan natin, no? Medyo magiging emotional lang tayo, medyo tearjerker. Kahit na mga hindi importante, naiiyak tayo. Okay? So, but my suggestion po, pag nararamdaman po natin ito, best wag po tayo magdesisyon ng mga importante, no? Kasi ayaw natin maapektuhan ng ating desisyon because of our emotions, no? Kasi pag nangyayari yan, kadalasan puro ito regrets. Okay? Next naman po si funeral door at saka si earth funeral. Kung hindi po tayo mag-iingat, hindi natin papansinin yung mga relatives natin, yung health nila, pwede po ito maging mourning, no? Mourning of a death of a family, o kaya mag-severe ang sakit nila. Okay? So, paano natin maiwasan itong mga to? Para maiwasan po natin ng mga yan, kailangan lang po natin maging proactive. Pag may reklamo po sila sa kanilang pakiramdam, pa-check up natin agad, no? Para hindi lumala ang mga issues ng kanilang health, no, for 2022. So, bantayan lang po natin sila, tas always be there para maging support sa kanila, para ma-uplift din ang spirit nila. Alright? Thank you so much for watching. I hope I'll see you in my next video. Bye!